Hi guys! Welcome back to my channel! Yes, magmumukbang tayo guys ng donut dahil special tong araw na ito. Yes! 36 years old na ako guys at etong donut na to is more than 40, I think. Etong mga donuts dito is binili namin sa tatlong donut shop dito sa Norway. By the way, this is from the Ugly Baby. This one is from the Tailor-Made. And this one is from Bit, B-I-T. This is the best donut here in Norway. Wala ba ang cake sa birthday? So this is from the Baker Hansen. So thank you guys for sponsoring 50%. Thank you Karen and thank you Kate. Guys, hindi lang to basta-basta mukbang. Special din to dahil it's my birthday. Best donut here in Norway. Nag-ask ako ng question sa kanila. At pinagbigyan naman nila ako. Shoutout sa mga Pinoy YouTuber here in Norway. Ano pa bang hinihintay nyo? So, umpisa na natin. Actually, hindi pang breakfast. At sobrang kinikrave ko to. For that, guys, meron akong black coffee kasi matatamis yan. So, kailangan ng kape. Walang sugar to, guys. Sugary na tong mga donuts nila. Let's eat! Yeah, this one. Gusto ko to, guys. Yan. Yan. Ito ay galing sa Tailor-Made. It's chocolate flavor. So, kain tayo, ha. Sarap. Chocolate na chocolate siya. Tapos, ang laki ng donut niya, guys. Sarap. Ay! Gutom ka ba? Gutom nga ba? Kain na yun daw. Sup, guys? So, isa pa lang. Pero, ang sarap. Grabe. Ito ay galing sa Tailor-Made. Flavor na ito is plain glaze. Sarap. Lapit na. Nakadalawa na ako, guys. Ito pa lang mga donuts dito. Yan. From here to there is from Bit. So, Oreo, Dane, peanut, vanilla, Nutella, plain chocolate, vanilla, and marshmallow, and raspberry sprinkle. So, try natin itong Oreo. Ayan, guys. Hindi ako makapagsalita, guys. Pangatlong donut ko na to. Ipa-flash ko sa screen yung mga YouTube channel nila. Subscribe nyo sila kasi napakaganda ng mga content nila. At sobrang mga mababait at the best ang mga YouTuber dito sa Norway. Yung mga question na to is random question galing sa kanila. First question ay galing kay Joe. Sabi niya, paano kayo nakapunta sa Norway at ilang taon na kayo dito? For good na ba kayo dito sa Norway at balak pang tumira ng Pilipinas? Ano po ang work ng asawa mo? Maganda yung question. Gusto ko rin kasi guys na makilala nyo ako sa pamamagitan ng mga question nila sa akin. Ilang taon na ako dito, 5 years na ako dito sa Norway at dumating ako ng August 2015. At bakit ako nakapunta? Dahil sa asawa ko, kinuha niya ako as a family reunification. And for good na daw ba kami dito sa Norway? Siguro pag naging stable na kami at maganda na yung income, stay ng Pilipinas at uwi kami ng Pilipinas at doon pa rin titira. Ako ng asawa ko ay health pug or bider. Parehas kami health worker dito sa Norway kasi mga nurse kami sa Pilipinas. Pang-apat na donut ko na to. Peanut butter chocolate. May peanut siya. Sorry guys, kasi gusto ko talaga yung donut sa Ugly Baby. Ang laki ng donut nila, oh. So, sobrang mura pa. Yan. Sarap! May peanut sa loob, oh. Masarap.
Sarap siya. So, the next question galing kay J. Ampolokyo. Kung wala ako dito sa Norway, siguro nasa Pilipinas ako. Ano yung place na nagustuhan ko dito sa Norway? Siguro, syempre, Oslo. Aside from that na napuntahan ko, siguro yung Sherad. Sistabanger. Mountain pala yun, guys. At anong pagkain dito na nagustuhan ko? Ang gustong-gusto ko sa kanila, yung Rive. Tuwing Pasko, yun. Rive, special ng mga Norwegian yun. Thank you, Jay. Kapinga pala na to is a black coffee from Batangas. Padala to ng pinsan ko na si Janine, na yung asawa niyang taga Batanggenyo na si Dexter. Thank you sa kape. Masarap siya. Mahal. Gusto rin tikman ng asawa. Ayan, ang sarap niyan. Grabe. Nahalata guys kung ano talaga yung favorite ko. So, try ulit natin itong isa. The ugly baby. Eto guys. Yan, ang laki kasi diba? Sobrang sarap kainin. Passion fruit nila, bestseller. So, kinuha ko. Gusto ko rin try. Ha? May mix na may pagka-sour and sweet. Sarap. Ha? Diretso na tayo sa tanong. Marami na itong miss-miss sa mukha. Ang next question ay galing kay Ate Ruby. Ate Ruby, foreign family. Maliban sa language at klima, saan ka nahirapan sa Norway noong bago pa ako? Aside sa klima at saka sa language, saan ako nahirapan? Nahirapan siguro ako maghanap ng trabaho. Number one struggle sa akin aside doon sa dalawang yun. Saan mo gustong manirahan? Sa Pilipinas o sa Norway? Gusto kong manirahan ate sa Norway pa rin. Pero, syempre, kung stable nga na, nakaipon nga na, or maganda na yung buhay mo, uwi pa rin kami ng Pilipinas. Kasi yun yung napag-usapan namin ng asawa ko. So, Ate Ruby, foreign family, para sa'yo! Anim na yata ako ng donuts, kami dalawa ng asawa ko. So, 36 donuts challenge. We'll see kung makaubos ko talaga. Ano ba unahin ko? Gusto doon ang mahal ko. Ito, ano to? Plain chocolate vanilla. Try natin itong peanuts kasi mahilig ako sa peanuts. But before ko kainin to, gusto ko lang i-shoutout si Ate Anis. Ate Anis, for you. Yes, ang tanong ni Ate Anis, napaganda. Anong adjustment ang ginawa mo pagdating mo dito sa Norway? Adjustment. Aside sa language, work, klima, yun talaga yung pinaka-adjust, ang kailangan kong i-adjust nung dumating ako dito. Naalala ko nung pagdating ko dito, autumn. So, naglakad kami ng asawa ko sa Carluhan, shopping street, tapos naka-shorts lang ako. So, yung mga tao doon nakatingin sa akin. Pero yung time na yun kasi mainit pa yung katawan ko galing Pilipinas, kaya kaya ko pa yung lamig. Ano sa palagay mo ang mga nagustuhan ng mga Norwegian sa ating mga Pilipino? So, kain muna tayo. Masarap to. Salty peanut siya. Sarap. So, ano nga ba na gusto ng mga Norwegian sa mga Pilipino? Ate Anis, the best question. For me, based on experience, overall ko na, sa work, sa lahat. Siguro nagustuhan nila sa atin kasi sobrang bait natin, sobrang humble natin, sobrang sipag natin, at ang mga Pilipino, merong TLC. Hindi lang manners yun, meron yun. Tender loving care. Kaya ang mga Pinay dito, nagustuhan ng mga Norwegian kasi ang mga Pilipina, masarap mag-alaga sa mga asawa nila. Tingin kong nagustuhan ng mga Norwegian sa ating mga Pilipino. Tama ba ako? Guys, ang sarap talaga na ito. Sweets na may pagka-salty talaga. Try natin ito. This one is a
Nutella donut. Pastor Marvin, Margan Channel, this is for you, bro. Padadala ko na na. Yes! Sunod-sunod rin ko na. Kamusta ang spiritual life ko? Spiritual life ko pagdating ko dito sa Norway kasi kasama ko yung asawa ko, so yung nag-encourage sa akin sa mga pagbabasa ng Bible, pag-church, pag-pray. And then, yung napunta ko sa Norway, Christian ako. Nabaptis ako sa Israel. Diba? Special pa. Hindi daw ba sa gabal ang pagiging vlogger ko sa time ko kay Lord? Hindi naman, Pastor. Siguro, sometimes, pag medyo stress, hindi sa pagbablog, siguro sa work. Pero, deep inside, sa heart ko at sa mind, nandun pa rin si Lord, syempre. Paano ko na-manage ang time ko sa pagbablog at sa pag-aasawa ko? Aside sa work, syempre, sabi ni Pastor. So, manage. Time management. Yeah, time management. Minsan lang naman ako mag-vlog, so okay naman siya. At ito, pinagusto ko. Lahat naman ng question ni Pastor, the best. The best experience ko dito sa Norway na hindi ko na-experience sa Pilipinas. Siguro real talk. Pastor, para sa'yo. Great pala man siya sa loob, ha? Nutellang Nutella siya. Na-experience ko, hindi ko na-experience sa Pilipinas. Salary. Agree naman siguro kayo lahat, di ba? Malaki ang salary dito sa Norway compare sa Pilipinas. Alawa, yung nature. Sobrang ganda kasi dito. Maganda rin sa Pilipinas, of course, syempre. Pero mas na-explore ko yung mga mountains dito, mga forests dito. Advantage na rin dahil nandito ako sa Norway, nakakapunta ako sa mga ibang bansa na nung nasa Pilipinas ako, naiisip ko lang puntahan, di ba? So, yun yung mga advantage at experiences ko na hindi ko na-experience sa Pilipinas. Cheers, Pastor. Coffee for you. Salamat sa tanong.